Wall for All, Social Media Soup. Eto, pangatlong upload natin for today, no? Balikan lang na natin yung usapin tungkol dito sa dalawang police generals na mukhang nag-aaway, no? Professional rivalry ito. Although yung isa ay retired na. Itong si retired PNP chief Rodolfo Azurin, no? Mukhang may banggaan with current second in command, si PNP Chief for Administration Sermonia, no? Itong dalawa ay ano pala, brothers-in-law, magkapatid sa batas. Ang nabakbakan ng husto nung kahapon was PNP Chief Second in Command, no? PNP Chief for Administration Sermonia. So, may sagot siya dun sa mga sinasabi ni dating PNP Chief Azurin na siya ang nagpakalat ng chismis. Chismis lang raw yung pagkakadeport niya, pagkakaharang niya sa Canada. Bakit kasi naharang, no? Marami lumulutang na usapin tungkol dito sa pagkakaharang sa kanya, pagkakadeport niya daw, no? From Canada. Ano pa, di ba? Ano pa tawag mo dun sa bagay, no? Technically, parang deported pa rin siya, eh, no? No, hinarang, no? Hinarang siya, eh. Hindi siya nakapasok, no? Eh, bakit siya hinarang? Yun ang tanong. May, ano, mayroong isang kwento dyan. Bago ko pakita yung sagot ni Sermonia dito sa paratang ni Azurin. May, ano eh, may kwento dyan, eh. Hanapin ko lang, ha? Hanapin ko lang. Oh. Okay. Ang kwento niyan, totoo daw na bumiyahe si Azurin pabalik sa Canada noong September 17. Oh, matapos ito ng 3 buwang pamamalagi doon, noong Mayo hanggang Agosto. Okay. Susunduin ano tong parang return ito, eh, no. So parang before this, may 3 months siyang stay sa Canada. Okay. Susundin niya sana ang kanyang misis, no? Para sa kanilang biyahe sa US. Pero nagulat siya nang harangin siya ng immigration dahil sa umano'y malisyosong impormasyon. Marami raw ang nagtanong sa kanya ang Canadian immigration. Maraming tinanong sa kanyang administration ang Canadian immigration. Kaya nagdesisyon siya na umuwi na lang ng Pilipinas dahil marami pa siyang kailangan gawin. Retired na, eh, maraming gagawin. Umaasa naman ang general na paimbisigahan ito ni PNP Chief Benjamin Acorda at papanagutin ang responsableng irresponsible siguro to. Irresponsible pagpapakalat ng maling impormasyon. So yon, kino-confirm na galing nga ng ano, galing nga ng Canada itong si Azurin. Okay. Basahin naman natin yung sagot ni General Sermonia. No? Mga general na ngayon ng mga pulis natin. Dati, ano yan eh, na-demilitarize eh, no? O sige, basahin natin to. Ang sabi ni Sermonia, former Chief PNP Azurin may have been fed false stories again to drag my name on the unverified reports of his alleged deportation. There is no reason for me to do what I am being accused of. Magmista kami, bilas ko pa siya. Ang kasiraan niya ay kasiraan ng aming pamilya, so they're related. Magmista na sila, brothers-in-law pa, 'di ba? So magkalapit talaga sila. So 'yun, pamilya raw nila masisira. Ang sabi pa ni Sermonia, I am very busy with my duties as TDCA, particularly the transparency and integrity program of our PNP organization to boost the morale and welfare of PNP and regain the trust and confidence of the public after the spate of operational lapses that placed the PNP in this dispute. Siguro ang pinapatungkulan niya dito ay yung 6.7 billion na shabuhol na may bulilyaso. Okay. Ang sabi pa ni Sermonia,
I'd rather not dignify the accusations with a reply that may be construed negatively. My advice is to directly ask the Canadian Embassy what the reason for the questioning was, which made retired PNP Chief General Rodolfo Azurin decide to just return to the country as he stated, and not deported. Canada has its own rules and regulations on border control, so it is best to secure the report from them. The truth will speak for me. Signed, General Rodel O. Sermonia. Yun po ang sagot ni Sermonia sa mga paratang na siya ay nagpapakalat ng false information. Bakit merong ganyan ang mga kapulisan natin? No? Lalo na ito, retired, di ba? Siguro, kasi meron pang mga tanong about meron mga lingering suspicions, lingering thoughts na hindi na dismiss tungkol dito sa nangyaring 6.7 billion drug haul, no, and illegal drugs pilferage na naganap na nabungkal recently sa Senate investigation at sa mga reports sa newspaper, no. Napakalalaho talaga ng problema natin sa drugs. Hindi ko yan natigil nung time ni President Duterte. Totoo lang ha, hindi naman ako maka Duterte, sabihin ko sa inyo, pero hindi yan natigil. Hindi yan natigil. In fact, ano lang yan, yung mga, na siguro yung mga maliliit na supplier, maliliit na user, sila nga tinamaan ng husto. Tama yung mga sinasabi nila, Christian Esguerra at ni Hey Darian, no? Sorry sa mga friends ko na maka Duterte, ha? Pero talaga hindi naman natigil eh. Aminin na natin, no? It was a macho solution, no, to say it's a war on drugs, but multifaceted kasi yan talaga eh, no? Hindi lang police and military solution yan. Yun nga eh, whole of government approach dapat yan. Eh kaso, wala namang DOH, because ang drug problem natin on the supply side ho talaga, ang drug problem ho natin, kailangan i-manage in terms of ano, na ito ay isang illness, no? It's an illness yung maa-addict ka sa drugs, illness ho yan. Kasi what you're actually doing is you're trying to self-medicate. No? Walang pinagkaiba yan sa mga umaabuso ng mga prescription drugs, no? Yung mga umiinom ng drugs na hindi naman sa kanila nireseta, no? Kasama na dyan yung mga inom ng antibiotic, hindi naman nila kailangan ng antibiotic, or umiinom ng pampakalma, wala naman silang anxiety symptoms, di ba? No? Kasi mahal rin ang ano eh, mahal rin ang pagkonsulta sa doktor, di ba? Yung mga, well, mayroong mga kilala sa industriya ng broadcasting, lalo na yung sa engineering, yan, mabibigat ang trabaho niyan, no? Yung engineering, na mayroong kilala, nalulong sa shabu. Eh kasi kailangan ba naman niya ng ano, para kumita siya ng husto, ah. Eh, kailangan niya na gising siya ng more than 16 hours, no? Na mabigat ang trabaho, yung mag-setup ka ng, ano, pang-broadcast. No? Kahit yung pang, ano, pang-recording lang, paglalala ng kable, pagtitimpla ng mga instrumento, no? That's 2-3 hours work na mabigat, no? Kasi may kagamitan kang inaayos, eh. O, napilitan siya mag-drugs para lang makapag-pop. Yun ang, ano, problema niya. No? Eh, meron na bang legal na way to get help kung ganyan ang yung trabaho na hindi ka magre-resort to shabu? Hindi ka magre-resort to shabu. Ayun na, naging solusyon niya, shabu. Hanggang sa, ayun na, sayang, no? nasiraan ng reputation, nasiraan ng hanap buhay. Yun ang nangyari sa kanya. Yon. So one is to look at it as a health problem, na there are people who self-medicating
that should be looked into. And on the supply side naman, yung pinag-usapan natin, demand side, ah. Doon sa supply side naman po, military, ano yan eh, parang Navy and Coast Guard ang kailangan natin palakasin bukod sa Bureau of Customs pa pag naka-land na. Una, kailangan muna natin to make sure na walang illegal entry ng mga barko o aeroplano sa ating bansa. Hanggang ngayon, di natin alam yan eh. Paano nakakapasok ng bansa natin yung mga sangkap ng droga? No? Alam nga rin na talagang sa ports natin dumadaan lahat yan kasi marami nakamanman, marami nakabantay. Baka uso pa rin yung ano, yung nagpapalitan ng item dyan sa gitna ng dagat. Di ba? Wala tayong masyadong nababalitaan na na-intercept ngayon eh. Oh. Biruin yun, 6 years yata tayong mahina ang border patrol. Ayun, yun ang pag-isipan ho natin mabuti eh. Hindi na take up yan sa mga Senate committee hearings eh. No? Lalo na dito sa Coast Guard. Biruin nyo kung staff pa ako ng Senado at nandyan si Senator Gordon, baka yun ang mga tinanong. Diba? Not I'm batting for his return, no? Si Boss, ang tawag namin dyan, si Boss eh. Si Boss, I think he needs his well-deserved rest. No? Bagay, he's still sharp, no? Parang in really rin to, malakas pa ang katawan, matalas pa ang isip. Kaya, pag-isipan rin natin, pero I'm not pitching for him. No? So, yun lamang po, Paul Parol, Social Media Suit.